Ma'am Emma at Miss Mocha. Pati po sa mga parents natin. Ako po muna pala si Shane, pero kilala po ako noon bilang Lady Miranda sa Anak Bayan Gitnang Luzon po. Ako po yung spokesperson nung panahon na yun. Gagaya po nung nabanggit ni Ka Eric, 14 years old po ako nung na-recruit ako sa community. Out of school youth po kasi ako. Ang explanation nila sa amin noon kung bakit ako na-recruit, dahil nga out of school youth, sabik ako na makapag-aral. Dahil parang, dahil sa kakapusan sa pera, hindi nakapag-aral. Ngayon, dumating itong recruiter ng Anak Bayan. Ang sabi sa amin is ipinaglalaban yung karapatan sa edukasyon. Tuturuan kami ng mga bagay na hindi itinuturo sa loob ng eskwelahan. For example, yung totoong kasaysayan daw ng Pilipinas, sabi. Kaya doon, mula 14 ako, sinama nila ako sa rally. After nung rally, binigyan nila ako ng pag-aaral, yung MKLRP o yung Maikling Kuruso sa Lipunan at Revolusyong Pilipino. After ng pag-aaral po na yon, dahil naipaunawa na nila sa akin yung kahalagahan ng armadong pakikibaka kanila. Dahil sa MKLRP po, may apat na paksayan. Yung una, mayaman ng Pilipinas pero naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Doon nila in-explain sa akin na kahit gaano ka kasipag, mahirap ka pa rin kanila. Kaya ganyan ang buhay mo, kasalanan ng gobyerno kung bakit hindi ka nakapag-aral, sabi nila. Tapos ang tanging solusyon sa kahirapan, sabi nila, is armadong pakikibaka, which is yung demokratikong rebolusyong bayan na sinasulong nila. Kaya dahil doon, sabi nila, bilang kabataan, pag-asa ka ng bayan, kailangan mong humawak ng armas para mabago mo yung lipunan, sabi. Kaya ang ginawa ko, nung na-recruit na ako sa Kabataang Makabayan, 14 years old ako noon, binigyan nila ako ng task na maging tagapagsalita nga ng Anak Bayan. Tapos nagre-recruit sa community, sa mga school. Naranasan ko din na mag-recruit sa Gabriela. Si Joanne Lapira nga po, na-meet ko yan minsan sa Pampanga. Siya yung nag-recruit sa amin, nag-explain sa amin ng Gabriela Youth. Kasama siya niya noon sila Representative Emmy tsaka Luz ng Gabriela. Ganyan. Tapos po, naranasan ko din na mag-recruit sa Kabataan Party List. Ganyan, nakasama ko din dyan sila Mong Palatino, ganyan sila Terry Redon. Hanggang sa nung every year, December 26, 2011, unang naranasan ko na umakyat sa unit ng NPA sa Bungabon, Nueva Ecija. Tapos nagmaniobra po kami ng 3 days, lumabas kami ng Gabaldon, Nueva Ecija, kasi nagkaroon ng military operation. 15 na ako that time. Tapos yearly po yun, ini-expose kami sa mga NPA units. Kumbaga para i-console yung aming kaisipan, kondisyon yung aming kaisipan na bilang kabataan mag-armas ka. Kaya sa mga rally, ang lagi kong sinisigaw nun, kabataan, sumapi sa hukbong bayan, etc. etc. Kaya nung nag-18 ako, nag-NPA po ako kagad. Tapos yung black propaganda, yung tinatawag na black propaganda na mga sexual abuses na nangyayari sa loob ng NPA. Noong una po, isa ako sa mga matatapang ang loob na tinatanggihan. Sabi ko, hindi totoo yan kasi may disiplina ang hukbong bayan. Meron tayong tinatawag na regulasyon militar. Mahigpit yan, meron yun yung sinasabi na huwag kang magsasamantala ng kababaihan at kabataan. Kaya po, nung 19 years old po ako, ito na po yung pinakamasakit na talagang nagwasak sa paniniwala ko. Kasi 19 years old po ako, yung tao, yung mga tao, yung organisasyon na pinagkatiwalaan ko nang simula 14 anyos ako, iniwang ko yung family ko, pinagpalit ko yung kinabukasan ko, sila pala yung sisira sa akin. Ang nangyari, inabuso ko nung CEO namin, hindi lang isang beses, tapos ulit yon, iba na naman na CEO, yung pangalawang squad leader na naman namin. Tapos po, namatayan pa kami ng mga kasama. Yung siyam na namatay sa Karanglan, Nueva Ecija, kasama po doon yung kasintahan ko. Na nung bago mangyari yung labanan na yon, gusto na po niyang umuwi. September 20, 2017 po. Gusto na niyang umuwi nun, pero hindi siya pinayagan na umuwi. Kaya nangyari po, dahil sa depression na pinagdadaanan ko, tapos sunod-sunod din yung mga nangyayari sa amin na maniobra, yung pagod, puyat, gutom, lahat yan nagsabay-sabay na nagkaroon ako ng depression. Lady. Tapos pinagsamantalahan, palit ulit ako. Para po sa mga kagaya ko na kabataan, kababaihan, kasi po 13 to 35 po ang youth.
Ganyan. Bilang kabataan po na nakaranas ng kakaibang karanasan sa buhay sa murang edad at pang-aabuso, huwag nyo na po nahintayin na kayo naman ang makaranas. Hindi po biro at hindi katawa-tawa yung makaranas ng pagsasamantala. Kumbaga, bilang magulang na din po ngayon, naglakas loob ako na lumabas sa kabila ng banta sa buhay namin. Dahil bilang mga dating revolusyonaryo o nanggaling sa CPP, ang pagbabalik loob sa gobyerno at ang pagtulong sa advokasya ng gobyerno ay katumbas po nito kamatayan para sa amin. Dahil po, papatayin po kami ng mga dati naming kasama. Tinatawag nila kaming demonyo, taksil, traidor. Ganyan. Kaya kamatayan ang kwan sa amin, hatol sa amin. Huwag na po natin hintayin na madagdagan pa yung mga kabataan na kagaya ko na nakaranas ng pang-aabuso na ipilit itinatanggi ni matandang Joma, shame on you, old hag, visit ka. Para itanggi mo na may mga pang-aabuso sa loob ng kilusan. Napakarami din po ng mga kabataan na nasira ang buhay, pamilya na nawasak ng dahil sa kilusan. Huwag na po natin na hintayin na dumating yung panahon na sa huli tayo magsisisi. Iisa lang po ang buhay natin. Hindi na po natin yan maibabalik pagka nawala yan. Hindi na po natin maibabalik yung mga panahon na nasayang, na dapat kasama natin yung ating pamilya, na dapat bumubuo tayo, inaabot natin yung ating pangarap para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa lipunan natin. Kung gusto natin na tumulong sa lipunan, mag-umpisa tayo sa sarili natin at sa pamilya natin. Yun po yung pinakatamang gawin. At hindi yung maging radikal, gumawa ng karahasan, humawak ng armas para labanan yung gobyerno. Sige, lady, maraming salamat. At hindi pa ito ang ito lang yung una. Yung una naming pakikipanayam sa'yo at makakatulong ka namin para makasagip pa tayo ng mas marami pang... Ang tagal na po naming lumalaban. Isang taon na pong mahigit, pero hanggang ngayon wala pa po yung anak namin. Kinuha lang po namin yung chance na makita namin at saka makilala namin si Shane kasi... halos kaidaran siya ng mga bata. Gusto ko pong i-grab yung chance na makapagsalita sa TV na humihingi po kami ng tulong na sana po nalulungkot ako kay Shane sa sinapit niya at sa kinabukasan niya at yung sa hinaharap niya na sana hindi siya mangyari sa mga anak namin. Na sana po, tulungan niyo po kami na makita na po yung mga anak namin. Si Levine po, wala pa kaming proof of life. Si Queenie Lynn po, na confirm po siya na nasa Quezon, na nag-NPA. Si Tricia, at saka si, ito po yung bago namin sa hands off, si Mama Mary. Anak po niya si Kaniko, yung nagsabi, yung nag-viral na NPA ako. Natatakot po kami sa buhay ng aming mga anak. Sino po ba kami? Wala kaming kakayahan. At nakikiusap po kami sa inyo at saka sa mga pulis. Kahit sino po, ihinga namin ng tulong. Tulungan niyo po kami na makita yung mga anak namin, na makausap namin na hindi po namin to deserve. Hindi po deserve ng mga bata yung nangyayari sa kanila. Ano po kami, maayos po kaming mamamayan, sumusunod po kami sa batas at saka ginagampanan po namin yung tungkulin namin bilang magulang. Pinag-aral po namin ng mabuti yung aming mga anak, minahal po namin. Hindi po nila deserve yung ganitong kinabukasan. Tulungan niyo po kami.